So, ito ang scenario, Sadiq. Paano kung nakapag-create ka na ng account sa Upshare, pero ganito naman ang lalabas, no? So, may account ka nga, pero ganito ang lalabas. Nakalagay dito, your account has been created successfully. You can utilize provided services after activating your account via one of the activation channels. So, ano ba yung mga activation channels nila? So, click natin yung activation channels para makita natin. So, ayun, nakalagay dito, self-service registration and activation machine. So, yan yung kiosk na sinasabi nila. Meron dito, activation through banks, no? Then, staff for activation in Moy Portal. Yan yung magpapagawa ka ng appointment. So, click natin yung choose a bank. Yan, dito makikita mo yung mga bangko na pwede mong i-activate yung Upshare account mo through online, Sadiq. Assalamualaikum, Sadiq. Good morning sa'yo. So, ang tutorial natin ngayon ay kung paano mag-activate ng Upshare account through online banking. Paano mag-register through online banking. Paano magpalit ng mobile number through ATM machine. Ngayon, Sadiq, ano, para makapag-create ka or makapag-register through online banking, kailangan yung mobile number mo is connected or updated dun sa banko mo. Kasi dun magpapadala ng verification code or one-time password yung banko para makapag-create ka ng account. So, ganito, Sadiq, kung paano mo i-update ang mobile number mo through ATM machine. So, insert mo yung card mo and yung PIN number mo. Tapos, select mo lang yung others. And then, update mobile number. Then, i-type mo yung mobile number mo. Pagkatapos, confirm mo lang. And then, re-enter the mobile number. So, pagka-enter mo, click mo lang din confirm. And then, ayun na. Ganun lang kadali, Sadiq, no? Yan, your transaction has been completed. So, updated na yung number mo. Ganito naman, Sadiq, ang mag-register through online banking at kung paano i-activate ang Upshare account through SubBank, Aldrage Bank, at NCB Bank. So, by the way, Sadiq, ano? Legit na mga bank account itong pinapakita ko sa'yo. Kaya mga overview lang itong video natin, ano? Gusto ko lang magkaroon ka ng idea kung ano yung isi-search mo para mapabilis sa'yo na makapag-create. Siya nga pala, Sadiq, ano? Huwag ka lang matakot mag-explore dyan sa internet, ano? Normal lang na kakabahan ka or magkakamali ka. Hindi naman sasabog yung mobile phone mo kung magkamali ka, no? So, i-explore mo lang. Tulad ko, no, itong pinapakita ko sa'yo or itinuturo ko sa'yo ay natutunan ko lang din naman sa kaya explore ko dyan sa internet, ano? So, ito yung step, Sadiq, no? Punta ka sa Play Store mo. Tapos, type mo lang sub mobile. And then, install mo yung application. Pagka-install, open. So, makikita mo yan. So, to benefit from free notification service, click yes. So, it's up to you kung yes or no, no? So, click mo lang no. Tapos, register na. And then, click mo lang yung agree. The terms and conditions, tapos proceed. Ayan, fill upan mo lang yan, Sadiq, no? Dyan, account number, lagay mo issue number, tsaka yung 4-digit PIN. Pag na-fill upan mo yan, click mo na yung proceed. Tapos, mag-create ka na ngayon ng username mo. Tapos, proceed. Tapos, mag-create ka naman ngayon ng password mo. Pag nakapag-create ka na, click mo lang proceed. So, magte-text ngayon ang sub ng verification code dun sa mobile number mo. No? So, ilagay mo lang yung verification
para ma-activate yung account mo. Tapos skip mo lang yan. Ayan, makikita mo ngayon yung dashboard mo, no? Ayan, dun sa left upper side, click mo yung tatlong line. Tapos, may makikita ka dyan, profile and settings, no? Click mo lang yan. Tapos, may makikita ka na dyan na AppShare. So, click mo lang yan. So, andyan na yung AppShare registration sa DIC, no? So, ang gagawin mo lang dyan, i-click mo lang yung agree and terms and condition, tapos register. And then, i-proceed mo lang sa DIC. Pagkatapos nyan, may marireceive ka ng confirmation or message galing sa AppShare. Ito naman sa DIC, papakita ko sa'yo gamit ang online banking subnet. So, ganun din. Punta ka sa My Profile. Pareho lang sila. AppShare Registration. Click mo lang yan. Tapos, click mo lang yung I accept the terms and condition. Tapos, continue mo. And then, kung wala ka nang babaguhin, kung wala ka nang i-edit, confirm mo lang. Then, may marireceive ka ring message galing sa AppShare kung okay na yung account mo. Tapos, Alraji Bank naman. So, ganyan lang. Profile and settings. Click mo. Tapos, may makikita kang AppShare. Ayan, i-proceed mo lang, no? So, ayan. Ganyan lang sa DIC, ano? So, dito naman tayo sa NCB Bank sa DIC. So, mag-login ka sa account mo. Pagka-login mo, dun sa home, may makikita ka dun. May makikita ka dyan na Sadad, no? Click mo lang yung Sadad. Yun, makikita mo dun sa under Sadad, merong AppShare Registration. So, click mo lang yan. Tapos, ayan, makikita mo yung mga information. Then, click mo lang proceed. Tapos, kung hindi mo na kailangan i-modify, confirm mo na. Yan, pagka-confirm mo sa DIC, ganun din, no? Makaka-receive ka ng message galing sa AppShare. Doon naman sa mga nagtatanong tungkol sa Riyadh Bank sa DIC, unfortunately, yung kakilala natin na may Riyadh Bank ay hindi updated or hindi connected yung mobile number niya sa bank account niya. Pero, papakita ko pa rin sa DIC, ano, para magkaroon ka ng idea or overview at kung ano yung i-install mo sa Play Store mo. So, ito sa DIC, ano, ganito yung i-install mo dyan sa Play Store mo, Riyadh Mobile App, o kaya, riyadhbank.com, search mo, click mo yung riyadhonline.com, no? So, click mo yan, ay mag-pop-up up dyan. Ayan, then fill upan mo lang yan sa DIC, ano? So, new user ka, ilagay mo lang yung ikama number mo at saka yung mobile number mo. So, lalabas ang verification dyan sa DIC. Unfortunately, itong bank account ng kasamahan natin, hindi kasi updated yung mobile number niya. Kaya nakalagay dito, please visit the nearest ATM for your mobile number. So, ayan. Para sa'yo ito sa DIC kung ang banko mo is a Riyadh Bank. Sasagot tayo ng mga ilang tanong dun sa mga huling videos natin. No? May tanong dito, ano? Di pa activated pero nakalimutan na ang password at username. Pwede ba mag-create ulit ng account? At saka nawala ang SIM at nakalimutan na din ang password at username. Yan, ganun din ang tanong niya, no? Pwede bang mag-create ulit ng account, ano? Ang system ay alam na niya na gumawa ka na ng account. So, kung nakalimutan mo naman yung username mo at saka password mo, mag-reset password ka na lang. Ang gagamitin mong username mo is yung ikama number mo. Dun sa SIM naman, sa DIC, pwede kang kumuha ulit ng panibagong SIM pero pareho pa ring na number. Ngayon, hindi ka makakuha ng bagong SIM at parehong number, meron ka ng bagong mobile number, ang kailangan mo dyan, pumunta ka na ng AppShare machine, mag-fingerprint ka, i-update mo, makaka-receive ka ngayon ng verification code from AppShare machine, yun yung itatype mo para ma-active.
So kung may mga tanong ka rin sa Dik, ano, mag-message ka lang dyan sa baba. At kung mabasa ko yan, ay subukan nating sagutin kung kakayanin natin. Gusto ko lang pala i-shout out yung mga viewers natin, no, from Pinas, no. Shout out kay Joseph De La Cruz. Shout out kay Lodan Pakan at kay Amro Makaton. Salamat sa inyo mga sadik sa pag-support dito sa ating YouTube channel. And syempre, sa'yo na rin na nanonood, ano, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, so please consider to subscribe at click mo na rin yung notification bell dyan para sa mga susunod nating mga tutorials or update, no, dito sa Saudi Arabia ay ma-notify ka. At kung pwedeng makisuyo, sadik, ano, pwedeng paki-like itong video natin at paki-share na rin sa mga kaibigan mo na kailangan itong tutorials natin na ito para kahit papano ay matulungan natin sila. So, laging magdasal at laging mag-ingat. So, see you sa mga susunod nating mga videos. So, ingat lagi and God bless.